Hi guys, so balik tayo sa ating Pinoy quiz. Doon tayo muna sa logo quiz. Ayun. So last time dito tayo nahinto sa R. So kanina nakita ko to sa Facebook habang ako'y nagbabrowse. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Kasi siya si Rappler. Ayan. Ang Rappler ay isang website ng pahayagan sa Pilipinas na may kawanihan sa Jakarta, Indonesia. Nagsimula ito bilang isang pahina sa Facebook na pinangalan ng MovePH noong August 2011 at sa kalaunan ay naging ganap na website noong Enero 1, 2012. Bukod sa nilalamang tekstong balita, batay sa web, ito ang isa sa mga unang pambalitang website sa Pilipinas na malawakang gumagamit ng online multimedia tulad ng mga video, larawan, teksto at audio. Gumagamit din ito ng mga sites sa social media para sa pamamahagi ng balita. Ano ba to? BC. Hala, ano to? Ano to? Anong logo ba to? Gamit tayo ng mga mahiwagang Chinese. Hala, nubos na. China Bank? Hay! China Bank nga siguro. Ayan. Dahil hindi tayo gumagamit ng China Bank. Ayan, so China Banking Corporation o China Bank ay isang banko sa Pilipinas na itinatag noong 1920, ginawa noon para sa mga Pilipino at Chinese na businessman. Ito ang kauna-unahang pribadong local commercial bank sa Pilipinas. Nag-aalok ito ng mga banking services at products na may kaugnayan sa deposit, investment, trust, cash management, remittance at financing products and services. Nag-aalok din sila ng insurance, brokerage at bank assurance service sa pamamagitan ng subsidiary at affiliates. Ay, ito si Dato Puti. Ayan, si Dato Puti, isa itong tatak ng pampalasang ginagamit sa pagluluto at pagmamayari ng NutriAsia Incorporation. Pinakilala bilang isang produktong suka noong 1975 ni Hernan Reyes hanggang sa nagkaroon na rin ng soy sauce at fish sauce noong 1990s at ngayon ay meron na ring oyster sauce. Ang salitang Dato Puti ay kombinasyon ng apelido ng ina ni Reyes na Dato at ang pangunahing kulay sa produktong sukang paumbong na puti. Ayun. Familiar sa akin ang manok. Ano ba to? Maggi? Ay, hindi. Ano ba to? Naubos na yung lifeline natin. Hala. 2, 4, 6. Ano to? Ayan, guys. Pa-comment kung alam yung sagot. Para masagutan ko to. So, dito na muna ako mag-stop kasi hindi ko na to alam at wala na tayong ibang choice. Ayan. So, dun muna tayo sa ibang question. Kung alam niyo yung sagot dito, please pa-comment. Doon muna tayo sa Pinoy quiz. Ayan, so dito tayo din nahinto. Sinong Pilipinong revolusyonaryo ang tinaguri ang utak ng revolusyon? Utak ng revolusyon. Si Apo
Ordinaryo Mabini. Ayan, siya ang utak ng revolusyon. Si Apolinario Mabini y Marana, na mas kilala bilang ang dakilang lumpo o dakilang paralitiko, ay isang Pilipinong teorista na nagsulat ng konstitusyon ng unang republika ng Pilipinas noong 1898 hanggang 1902 at naglingkod bilang kauna-unahang punong ministro noong 1900 na makikita sa 10 piso barya na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, nakakapilipit nila. Ano ang pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas? Ano ang pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas? Ang Palawan. Ang Palawan ay ang pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa Mimaropa. Ang kabisera nito ay ang Puerto Princesa at matatagpuan ito sa pagitan ng Dagat Timog China sa Hilagang Kanluran at Dagat Sulu sa Timog Silangan. Ayan. So, anong bansa ang umuukupa sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig? Anong bansa ang umuukupa sa Pilipinas noong World War II? Japan. Ayan. Ayan. So, ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas ay naganap noong 1942 hanggang sa 1945 noong ikalawang digmaang pandaigdig kung kailan nilusob ng imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Ano ang orihinal na pangalan ng Luneta Park? Luneta Park. Original name? Yan ay ang dating Bagong Bayan. Yan. Ang Bagong Bayan ay isang makasaysayang lungsuring iliwasan na nasa puso ng lungsod ng Maynila, Pilipinas. Dating tinawag ito bilang Bagong Bayan mula sa Bagong Bayan noong kapanahunan ng kolonyalismo sa ilalim ng mga Kastila. Sino ang kauna-unahang babaeng nailukluk sa pagkapresidente ng Pilipinas? Siya si Corazon Aquino. Siya yung kauna-unahang babaeng naging presidente. Ayan, so si Corazon Aquino, si Maria Corazon Sumulong Cuanco Aquino, na mas kilala sa palayaw na Cory, ay ang 11th Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang babaeng naluklok sa pagka-presidente noong Pebrero 1986 hanggang Hunyo 1922. Tinagurian siyang ina ng demokrasya dahil sa pagsuporta niya sa panunumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Anong siyudad sa Pilipinas ang tinagurian World City? Lugar sa Pilipinas na tinagurian World City. Ibig sabihin marami ang pader. Anong siyudad sa Pilipinas ang tinaguri ang World City? Alam ko to eh. Hindi ko lang maalala. Ano ba yun? Tawag doon. Wala na tayong lifeline. Ano ba yung tawag doon? World City. Ayan, so bawal lang Google. Hindi ko maalala. Hindi ako guys nag-google kasi gusto ko yung
matest yung ating memory. Ano ba yun? Dito tayo matatagalin eh. Isa to sa mga pinapasyalan ng mga ano eh, turista. Hindi ko lang maalala yung pangalan. Ayan guys, so kung alam nyo yung sagot dito, please pa-comment. Pa-comment naman po para masagutan natin to. Ah, ano ba yun? Hood City. Ayan guys, hindi ko talaga siya maalala. Please pa-comment. Pa-comment please ng sagot. Ayan, thank you. Dito na muna ako mag-stop.